Sa panahong ito, isa ang mga magsasaka na apektado sa krisis na dulot ng COVID-19 sa bansa. Kaya naman pinagtuunan ito ng pansin ng Department of Grand Reform dito sa probinsya sa pamamahala ni Paro Andre Atiga ang pamimigay ng suporta para maibsan ang pait na dulot ng coronavirus. Bilang tugon sa pandemya ng COVID-19, pinalabas ng kagawaran ang contingency plan na tinatawag na The Passover ARB Bold Move for Deliverance para sa mga magsasakang apektado ng pandemya upang mabawasan ang paghihirap dulot sa krisis na ito. Sinabi ng opisyal na si Paro 2 Andre Atiga na ang plano ay tugon ang ahensya alinsunod sa mga probisyon ng Republic Act 11469 o tinawag na Bayanihan to Heal as One. Ang ahensya ay naglalayong suportahan ang mga agrarian reform beneficiaries na itinuturing mga frontliners para sa pangangailangang pagkain sa buong bansa. Ayon naman sa opisyal ng DAR na si Chief Agrarian Reform Program Officer Ellen Turalba, ang probinsya ay naglaan ng malaking halaga na mahigit sa 3 milyong piso para sa apat na pangunahing component nito. Sabi pa niya na ang unang ayuda ay tugunan ng ahensya ang mga pangangailangang dokumento upang malayang dalhin at maihatid ng magsasaka ang kanilang mga produkto sa merkado. Dagdag ni Turalba na importante raw ang kahalaga ng magsasaka bilang mga frontliners na magsusupply ng pagkain, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Naabot sa 683 na benepisyaryo ang makatanggap ng farm inputs na nagkakahalagang mahigit sa 2,000 bawat isang benepisyaryo para makapagsimula muli ng pagsasaka. Dagdag dito ang livelihood support para sa kababaihan na apektado sa pandemya. Sabi niya na aabot sa 2,307 benepisyaryo ang nakatanggap ng mga relief goods mula sa iba't ibang lugar ng probinsyang sakop nito. Nagpasalamat ang mga magsasakang agraryo sa pagtugon ng DAR upang maibsan ang hirap na dulot ng krisis na ito. Salamat po sa Department of Agrarian Reform sa ilang pagtabang ng mga farmers, paghatag o ayuda. Salamat pa yung sa Department of Agrarian Reform. Salamat din sa pagtabang.